magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, welcome po sa aking YouTube channel. Ayan. Ang menu natin ngayon mga ka-idol ay pancit canton. Pero bago yan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin. So ngayon guys, naka 2.6 na po tayo. Ayan, maraming salamat po. At yan po ay dahil yan sa inyo mga ka-idol. Thank you sa mga walang sawang pagsuporta ninyo sa akin, sa aking channel at sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po ulit mga ka-idol. So ngayon ang ating menu, ang pancit canton, yung version ko po ito mga ka-idol. So start na natin yung ating pagluluto. So ito mga ka-idol ang ating mga ingredients sa ating pancit canton. Ang ating seasoning natin at saka yung pork cubes. Yung bawang, sibuyas, carrot, cabbage, yung chicharon baboy natin, yung bell pepper, tapos yung ating kikiam balls. Ito po yung ilalagay natin. So pinirito ko na siya. Tapos ito yung soy sauce natin. Yung soy sauce natin, isang maliit lang siya na cups. Katulad nitong oyster sauce na to, ganyan lang din siya karami yung ilalagay natin. Tapos itong black pepper. Tapos itong pancit canton. So ayan po mga ka-idol, ang lahat ng mga ingredients. So ayan po mga ka-idol, ito po yung una natin gagawin. Lagyan po natin ng mantika yung ating kawali. Para isusutay natin yung bawang at sibuyas. So, painitin lang po natin saglit yung ating kawali bago natin ilagay yung bawang at sibuyas natin. So ayan na po mga ka-idol, mainit na yung ating mantika. Lagyan na natin yung bawang. Ating sibuyas mga ka-idol. Pag medyo may pagka-brown brown na ng konti yung bawang natin, tsaka natin ilagay yung sibuyas. Sunod natin ito, meatballs natin. Ah, kikiam, kikiam pala natin. Pero ano siya, yung round na kikiam. Pero pinirito ko na rin ito mga ka-idol. So, okay na rin po ito. Basta isasama lang natin siya sa pang-saute sa bawang at sibuyas. Tapos after nito yung gulay. Yung carrots natin. Haluin lang po natin siya mga ka-idol. Tapos after nyan mga ka-idol, pwede natin ilagay na yung soy sauce. At yung ating oyster sauce mga ka-idol. At lagyan din natin siya ng 1 cup of water. 1 cup lang po mga ka-idol yung ilalagay natin ng tubig. Tapos, antayin lang natin siyang kumulo ng mga 5 minutes. 5 minutes enough na po yun mga ka-idol. Tapos babalikan natin siya para ilagay na natin yung pancit natin. So ayan mga ka-idol, after 5 minutes pwede na po natin ilagay, pero ito muna lagay natin yung pork cubes at saka yung seasoning natin. Tapos bago natin ilagay yung pancit canton.
muna natin bago natin ilagay yung pansit kanto natin. Lagyan na rin natin siya ng black pepper pala. Ayan. So ayan po, para mas masarap yung ating pansit kanto. Haluhaluin natin siya mga kapatid. Ayan po mga ka-idol, pwede na natin ilagay yung, siguraduhin po muna pala natin ka-idol yung pansit, eh malambot na siya bago natin ilagay yung gulay natin na repolyo at yung green, bell pepper pala. Pwede na natin ilagay yung chicharon po muna pala para lang siya. So ang susunod natin mga ka-idol, dahil luto na po yung ating pansit kanton, pwede na natin ilagay yung gulay natin mga ka-idol. Kasabay nung bell pepper natin. Haluhaluin lang natin siya. Mas masarap pag marami-raming gulay at mas masustansya mga ka-idol. So half cook lang natin yung gulay. Ayan. Ready to serve na po mga ka-idol.